Ayan. So, grabe, no? Ang dami nating mga kasama today. 395 participants and parami pa po ng parami. So, una sa lahat, I would like to formally introduce myself. My name is Peng Maniego at isa po ako sa mga official speakers po ng First Vita Plus. Okay? And isa po ako sa mga kavitaan. Isa po ako sa mga batang negosyante, batang nagsimula sa programa po ng First Vita Plus. Kagaya po ni Apply Ren, isa po ako sa mga kabataan na nabigyan ng opportunity na sa murang edad po ay makapagnegosyo, sa murang edad po ay matuto, makatulong sa pamilya, at maging instrumento po ng pagbago sa buhay ng mga pamilya namin at the same time po ng mga ibang tao, okay, na naiimpluwensyahan po namin, lalo na po sa mga dealers na nagtiwala din po sa amin. Okay? So, ang kwento ko ay typical, no, na kwento ng maraming Pilipino. Kaya alam ko, yung mga nakikinig ngayon, maraming makaka-relate. Okay? So, isa po ako sa 47% na pamilyang Pilipino na may kapamilyang nag-a-abroad o nangingibang bansa. So, ang mother ko po, ang parents ko, ay pareho pong naging OFW for 12 years. So, alam naman natin, kagaya ng sinabi ni Aplen Ren kanina, dito sa Pilipinas, kadalasan, ang option na alam natin para makaangat sa buhay, para magkaroon ng magandang kinabukasan, is mga ibang bansa, okay? Mag-try ng luck sa ibang bansa, kahit di muli niya, lilinyahin mo, di ba? Teacher, papunta sa ibang bansa, magiging domestic helper, doktor, pupunta sa ibang bansa, mag-nurse, mag-caregiver, na hindi naman po masama. No, dahil nga, ginagawa natin yon para makapag-provide tayo sa pamilya natin at maibigay natin ang pangarap ng mga mahal natin sa buhay. So, ang mother ko po is a college undergraduate. Hindi po kami galing sa mayamang pamilya. Ang lolo at lola ko po magsasaka. Ang lola ko po ay mananahe, gumagawa ng kakanin. Kung ano po yung pwedeng pagkakitaan, yun po yung ginagawa. So, ang mga tito, tita ko po, kapatid ng mama ko, lahat po sila hindi nakapagtapos ng bachelor's degree. Hindi sila nakahawak ng 4-year course na diploma. So, si mama ko po, sana ang unang makakapagtapos dahil siya po ay nag-aral sa FIATI, siya po ay scholar, civil engineering undergraduate po ang mother ko. Kaya lang, nangibabo po yung pangangailangan. Nung time po na nag-aaral po sa college si mother ko, aside sa part-time na nagkatrabaho po siya, empleyado sa National Bookstore, nagkaroon po ng opportunity para po siya ay makapag-ibang bansa, which is Hong Kong nga. So dahil nga po sa pangangailangan, yung pangarap na maging inhinyero, inisang tabi po yun. Kaya kung meron po dito mga nakikinig ngayon na akala mo huli na ang lahat because it's pandemic, huli na ang lahat dahil wala kang pagkakataon makapag-aral ngayon, wala kang pagkakataon makapaghanap ng trabaho ngayon, huwag kang magalala. No, kasi ang mga prayers natin, ang mga dreams natin, no, pag binibigay sa atin ni Lord yan, kadalasan it's a blessing in disguise. Minsan akala natin yung ibinibigay sa ating obstacle, yung binibigay sa ating problema ay problema, pero well, in fact, sa totoo lang, sa likod ng problema na yun is an opportunity for us para sa mas maganda, para makita yung mas magandang opportunity, no, na mabago ang buhay natin at makuha natin yung mga pangarap natin. So si mama ko, yung panahon na hindi na siya makapag-aral dahil nga pinili niya mga ibang bansa, was actually an opportunity pala para sa isang mas magandang buhay po para sa amin. So, nagtrabaho po si mama ko sa Hong Kong for 12 years, pero ang kagandahan, hindi po siya tumigil mangarap. Nung siya po ay nasa ibang bansa, imbis na tumambay, di ba, sa mga nag-Hong Kong dyan, di ba, imbis na tumambay sa Central Park, makipag-chismisan, si mama ko po nagpa-part-time. Basta break, basta po kanyang day off, kahit actually bawal matinda-tinda o mag-part-time, yun ang ginagawa niya at umaattend po siya ng mga seminars, mga trainings kung paano maging negosyante. At doon niya po na-discover na ang puso pala talaga niya ay sa pagnenegosyo. Okay? So, bagamat gusto niya maging engineer, pangarap niya maging engineer, pero na-discover niya, meron pala siyang talento at passion sa pagnenegosyo hanggang sa umuwi po siya sa Pilipinas at nag-start po kaming magnegosyo. So, ganoon naman po talaga eh. No? Kapag ikaw ay ng ibang bansa, konti na lang ang options mo pag umuwi ka ng Pilipinas. Una, syempre, kung may edad ka na, mahirapan ka na maghanap ng trabaho. Okay? Kung uuwi ka naman sa Pilipinas at wala ka ding magandang natapos, wala ka ding mataas na natapos, mataas ang competition. So, marami po ang nangingibang bansa na ang nagiging option is magnegosyo. O kaya, di kaya naman, ang nagiging option nila is bumalik ulit sa ibang bansa. And that's the sad reality. The sad reality is, marami po ngayon ang hindi nagiging handa sa pag-uwi sa Pilipinas. Marami po ngayon ang nasa ibang bansa na hindi naging ready, okay, para harapin yung mga pagkakataon na kagaya po ngayon, di ba? Gano'ng karami po ang OFW po na nawala ng trabaho ngayon? Gano'ng karami po ang OFW na wala ng assurance na makakabalik sa ibang bansa at makakapag-provide sa pamilya nila? So, kaya po, sa mga nakikinig ngayon, kung ikaw man ay nangingibang bansa, ikaw man ay may merong stable na trabaho, hindi masamang magdagdag ng income, hindi masamang silipin na magkaroon ka ng side hustle na tinatawag
no, na magkaroon ka ng negosyo na makakapagbigay sa'yo ng time freedom and financial freedom. Kasi darating ang panahon, okay, pipiliin mo din na mag-retire ng maaga sa ginagawa mo, lalo na kung hindi na kaya ng katawan mo, lalo na kung hindi na kaya ng skills mo. At least meron kang negosyo na kagaya ng First Vita Plus, no, na pwede mong gawin. Kasi ang ganda kay First Vita Plus, walang pinipiling edad dito. Bata ka man, matanda ka man, may natapos ka man o wala, babae ka man o lalaki ka man. Okay, magaling ka mang mag-Ingles o hindi. Kasi gwapo ka man ni Upline Ren at ni Doc Roland o hindi, okay lang. Ang importante dito sa First Vita Plus, may pangarap ka at pwede mo siyang gawin. So, kami nga po, si mama ko, no? Umuwi ng Pilipinas, long story short, nag-negosyo po kami. For 5 years, napalugo po ang negosyo, umangat sa buhay. Kaya lang po nagkaroon po ng financial struggle po sa buhay namin noong unti-unti po kaming maka-experience ng problema po sa kalusugan. So, noong po 2004, yung kapatid ko po, she was diagnosed with lung cancer. I'm sorry, blood cancer or leukemia and then lung tumor. So, sa sobrang murang edad, 7 years old, ay nagsasuffer na po sa ganitong sakit yung kapatid ko. So, dahil nga po meron kaming mapagkukunan, kahit papano, nairaraos po namin yung gamutan. Kahit papano po, ay nakakapag-provide kami ng magandang medical services para sa kapatid ko. Kaya lang, okay, may mga panahon po kasi, no, na kaya ng bulsa, pero hindi kaya ng katawan. Yun nga yung dalawang klase ng pasyente. Kaya ng bulsa, pero hindi kaya ng katawan. At may mga pasyente naman na kaya ng katawan, pero hindi kaya ng bulsa. Alam niyo po, dahil po sa pinagdaanan na to ng pamilya namin, na-realize ko po kung gaano po ka talaga kahalaga ang kalusugan. Totoo po, health is wealth. Totoo po na ang investment natin sa ginagawa natin ay kalusugan. Kahit ano po ang profession natin ngayon, tayo man po ay engineer, tayo man po ay architect, tayo man po ay doktor o abogado, pag tayo po ay nagkasakit, kahit nag-a-abroad pa po tayo, pag tayo nagkasakit, baliwala po ang lahat ng title na meron po tayo. So, nangyari po, after 3 years, no, ng pagkagamot ng kapatid ko, na-diagnose naman po yung father namin. In 2007 po of November, na-diagnose po yung father namin ng brain tumor. So, nagkaroon po siya ng tumor sa utak. So, dito po, nagkaroon talaga ng matinding roller coaster, no, yung buhay namin. Dito namin experience na talagang mawala ang lahat sa amin. So, pinooperahan po namin siya sa UST, sa University of Santo Tomas, noong 2007. And then, transfer siya sa Philippine General Hospital. 6 months battle po yan, from 2007 to May 2008. But unfortunately, in May 2008, binawian po ng buhay si father. Is it because hindi magagaling ang doktor sa Pilipinas? Is it because, tawag dito, hindi magandang facilities? Hindi eh. Philippine General Hospital and USD are one of the best hospitals in the Philippines. And unfortunately, kaya ng katawan, pero hindi po kaya ng bulsa. Mabot po kami sa point na lahat po talaga ng meron kami ay nawala. Sabi nga nila, walang mahirap na pumapasok na hospital at lumalabas ng mayaman, pero maraming mayamang pumapasok na hospital at lumalabas na nagiging mahirap. At isa na po kami doon. Lahat ng pinagtrabahuan po ng parents ko sa abroad for 12 years, lahat ng pinagpaguran sa pagninegosyo, puyat pagod for 5 years, 17 years of battle and struggle para mayangat ang buhay, lahat po yun kinain lang po ng 6 months sa hospital. So, alam niyo po, kung sa tingin mo, yung napakinggan mo kanina kay Dr. Roland Mendiola, ay sobrang magbe-benefit ka at ang pamilya mo. Huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa. Huwag mo nang isipin na madadagdag siya sa gastos mo. Huwag mo nang isipin na kulang na nga yung pera mo, yung ipangkakain mo na lang. Di ba parang, huwag mo nang isipin yun. Kasi sa totoo lang, kapatid, kung sisilipin mo yung negosyo, darating sa point na yung iinumin mo First Vita Plus, halos libre na lang at pwede mo pang pagkakitaan. So kami po, nung nagkaroon po ng sakit yung father namin tsaka yung kapatid ko, ang hirap po kasi wala kang choice eh. Wala kang choice eh. Ang usapan, survival. Ang usapan, kailangan mabuhay. Ang usapan, kailangan kumain. So lahat, lupa, bahay, sasakyan, negosyo, lahat po yan bumagsak. Nagising na ako isang araw, eto na, hindi na ako pwedeng mag-aral. Wala na kaming sariling bahay, nangungupahan na lang kami. So ang hirap pala ng ganun, no? Totoo pala yung kasabihan na kapag ka naghirap ka, okay, lahat ng kaibigan mo, kamag-anak mo, unti-unti silang mawawala, no? And yung financial, kasama na doon, yung emotional struggle, lahat nandun na eh. Okay, hanggang sa dumating isang araw, yung isang napakagandang opportunity sa buhay namin. Na nung umpisa, hindi namin alam na magandang opportunity pala. So yun nakapasok sa buhay namin, si First Vita Plus. So, yung kaibigan ng mother ko, classmate niya nung high school and nung elementary, ay dealer ng First Vita Plus. So inintroduce niya sa amin si First Vita Plus. Sabi niya, friend, ito, maganda to, para sa anak mo, para sa asawa mo. Noong una, skeptic kami. Bakit? Kasi sino naman, di ba, ang matinong
mag-iisip, 'di ba, na juice gagaling sa cancer, gagaling sa brain tumor. So hindi kami agad naniwala, kaya lang nandun yung pride, nandun yung hiya. Gusto namin siyang pagbigyan. Bumili kami ng isang kahon, iniwan sa ibabaw ng ref na gustuhan ng kapatid ko. So yung kapatid ko po yung uminom ng First Vita Plus. Dahil yung dealer na yon ay sobrang kulit, no? Aminado naman tayo, basta dealer ng First Vita Plus, makulit eh. Totoo yan. At kaya kami makulit, kasi meron kaming nakita dito na gustong-gusto din naming makita mo. Meron kaming magandang nakita dito na alam namin pag nakita mo, pwede ding makapagpabago ng buhay mo. Kaya ganun kami kakulit. So ganun po kakulit yung kaibigan ng mama ko. Every day, every week, kung pwede nga lang sa bahay na siya tumira para lang kulitin kaming inumin yung Vita Plus at bumili ng First Vita Plus. So ang nangyayari, halos every other week, every month, pumupunta siya sa bahay para mag-deliver ng First Vita Plus. So yung kapatid ko naman po, inom ng First Vita Plus. So sabi ko nga sa inyo kanina, unfortunately, si father po namin ay sumakabilang buhay na. Pero ang maganda po niyan is yung pong kapatid ko na nakainom ng First Vita Plus, siya po yung natulungan, no, ng produkto ng First Vita Plus. So ngayon po, yung kapatid ko, eto na po siya. So siya po ay nasa college, graduate na po siya ng college, AV Communication Arts. And ngayon, nasa law school po siya. So fourth year na siya sa law school. Alam niyo po, isa po to sa mga treasures na nahanap namin dito sa First Vita Plus, no, na yung buhay na hindi kayang bayaran ng pera. Sabi ko nga, lagi namin ito pinag-uusapan, si First Vita Plus, kahit walang negosyo, sigurado tatangkilikin ito ng maraming Pilipino. Tatangkilikin ng maraming tao, no? Kasi, hindi, tawag dito, alam mo yun, walang value kasi na maituturing kapag ang isang mahal mo sa buhay, ang isang kapamilya mo, ay mabago ang buhay, madugtungan ang buhay, magkaroon ng panibagong buhay, iba yun eh. Hindi yun kayang bayaran ng 300,000, hindi yun kayang bayaran ng 470,000. Ang kagandahan sa First Vita Plus, yung bonus na financial freedom nandun. Kasunod yun lagi, na kapag ka meron ka ng malusog na pangangatawan, kasunod na dun yung pwede mo nang gawin yung negosyo at makapag-provide ka naman ng magandang buhay para sa pamilya mo. Okay? So, screen share tayo ulit. Wala po nga yung screen sharing. Ayan. So, eto na nga po yung kapatid ko. Alam niyo po, isa pa po sa bonus namin is grabe po yung transformation sa buhay niya. Kasi po, nung time na naghihirap kami, time na nagkakasakit siya, sobrang baba po ng self-esteem nito. Kasi nabubuli siya sa school. Tapos, since dahil nga maghihirap kami, doon kami sa barrio lang kami o sa public school. Tapos, hindi pa siya ganong katalino, section 5 pa siya, di ba? Pero dahil po sa produkto ng First Vita Plus, sobrang grabe po yung naging improvement ng kanyang mental health. Alam niyo po, ngayon, I'm very proud. Hindi ko pwedeng hindi pagmalaki itong kapatid ko kasi sobrang mahal na mahal ko itong kapatid ko na to. Sobrang proud ako. And siya yung trophy ko talaga sa paggawa ko ng negosyo ng First Vita Plus. So, ngayon po, hindi lang siya basta law school student, siya po ang for 3 consecutive years, siya po ang top 1 sa buong state university na pinapasukan po niya sa College of Law. So, una sa lahat, maliban sa buhay na nadugtong sa buhay ng kapatid ko through First Vita Plus, is yung opportunity na matupad yung mga pangarap namin dahil sa financial freedom na binibigay ni First Vita Plus. Hindi po basta-basta magpaaral ng college at lalong-lalong hindi po basta-basta magpaaral sa medical school or sa law school. Pero dahil kay First Vita Plus, mas naging achievable po para sa amin yung mga pangarap po namin na dati pangarap lang. Pero ngayon nabibigyan po ng katuparan. So ako po, bago po ako pumasok sa First Vita Plus, ito po yung background ko. So ako po ay dating estudyante ng Tarlac State University. Ang kurso ko po is Bachelor of Science in Business and Accountancy. Pero dahil nga po nabiyuda si mama ko, wala akong ibang option kundi huminto sa pag-aaral. Okay, pumunta po ako ng Maynila, nakipagsapalaran, sinubukan po kong mag-apply ng trabaho. That time, ako po ay 18 years old. Okay, wala pong kahit anong job experience dahil nga estudyante ako. Kaya doon ko po nakita, ang hirap pala talagang maghanap ng trabaho, nakikita ka, okay, ng maganda, lalo na kung wala kang natapos, wala kang experience. So, kung ang usapan natin ngayon ay income para makasurvive, nahihirapan na tayo kung tayo ay walang magandang educational background and experience, paano pa kaya kung usapang pangarap na? Diba? Kung hindi ko kayang tulungan ang pamilya kong makasurvive sa mga trabaho na available sa labas para sa akin, paano ko patutulungan yung pamilya ko na maabot yung mga mas matataas na pangarap kung kulang yung kikitain ko sa labas? Kaya sabi ko sa mama ko, gusto ko mag-aral ulit. That time, si mama ko po nag-First Vita Plus na, 2009. Ako nasa Manila, siya nasa probinsya, sa Tarlac.
nagpa-Vita Plus. At ako po yung unang-unang kontrabida sa kanya. Ako po yung bagoong sa kanyang kare-kare. Okay? Ako po yung laging nakakontra. Ako yung laging, alam mo yun? Kasi nga, hindi ko naiintindihan ang First Vita Plus. Hindi ko naiintindihan ang multi-level marketing. Hindi ko naiintindihan ang networking. Okay? Ang nasa isip ko, pag networking, pyramiding, pag networking, scam, pag networking, lokohan, pera-pera. Yun ang nasa isip ko eh. Kaya ako yung unang-unang kumukontra sa mama ko. Kaya lang, kapag meron ka talagang pangarap para sa pamilya mo, hindi ka talaga titigil eh. Kaya sa mga nakaka-experience po ngayon, mga dealers, lalo na yung mga bago, na nakaka-experience po kayo ngayon na yung mga kapamilya ninyo, anak ninyo, asawa ninyo, kapatid ninyo, di ba, magulang ninyo na hindi naniniwala sa inyo, lagi nyo iisipin, ginagawa nyo to para sa kanila. At kaya sila, kaya kanila kinokontra kasi gusto kanilang proteksyonan, kasi mahal ka nila at hindi kasi nila nakita yung nakita mo dito. Kaya ako nagpapasalamat po ako sa mother ko na hindi po siya tumigil kahit na kami ay kontra sa ginagawa niya. So, 2 years na ginagawa niya si First Vita Plus. Sabi niya sa akin, kaya na kitang pag-aralin, umuwi ka ng Tarlac. So, nag-enroll po ako sa isang TESDA accredited school. That time, naka-mindset ako, gusto ko mag-abroad. Gusto ko mag-ibang bansa. Gusto ko mag-Singapore. Gusto ko mag-barko. Kasi, ang nasa isip ko, nung nag-abroad ang parents ko, maganda buhay namin. Baka sakali, pag nag-ibang bansa ako, yun ulit ang maging buhay namin. Magkaroon kami ng kakayahang makabili ng sariling bahay kasi that time, nangungupahan kami. No? Makabili man lang ng sasakyan. Di ba? So, naka-mindset na ako. Gusto ko mag-abroad. Kaya kahit anong pilit sa akin ng mama ko na silipin ang First Vita Plus, ayaw ko siyang silipin. Kaya lang, at the back of my mind, naiisip ko din eh. Hindi nga kaya may magandang nangyayari sa mother ko sa First Vita Plus. May maganda kaya, hindi kaya may maganda siyang ginagawa? Kasi bakit? Imagine for 2 years, single mother, baon sa utang, pero nakuha niyang makasurvive ang pamilya namin, makakain kami 3 beses sa isang araw at mapag-aral kami ng kapatid ko nung wala siyang ibang ginagawa kundi First Vita Plus. Kaya lang, bilang isang millennial, isang kabataan, nandun yung pride. Na para bang iniisip mo, ito yung negosyo na parang hindi naman to pang bata, parang hindi naman to para sa akin, parang ang corny-corny naman. Kaya, andun pa rin yung pagdududa ko nung nagawin ng First Vita Plus. Hanggang sa isang araw, okay, sabi ng mama ko, total, nag-aaral ka, nagtatrabaho ka, kasi working student po ako that time. Habang nag-aaral po ako, nagkatrabaho po ako as call center agent sa gabi, and then pag weekends naman po, nagkatrabaho po ako as waiter. Waiter, cargador, dishwasher, tiga hugas ng plato. Yan, yan ang trabaho ko dati. So sabi niya sa akin, total, nagkatrabaho ka rin lang para kumita ng extra, bakit hindi mo silipin yung ginagawa ko. So sinama niya po ako sa Manila sa halagang 500 pesos. Dahil lang sabi niya sa akin, mabibit-bit lang ako ng power pack. Sa madaling salita po, nakidnap po ako. Pumunta po ako ng Manila office. Ang daming-taming tao, ang gulo-gulo, nahihilo ako. Galing ako sa 4 oras na biyahe. So sabi ko, ano kayang meron dito? Bakit ganito karami yung tao? Ano kayang meron dito? Bakit lahat ng mga nakikita kong tao, lahat nakangiti, lahat sumisigaw ng power, lahat nagpapalakpakan? Hindi ko po yun maintindihan. Na-culture shock po ako. Hanggang sa, napakinig po ako ng seminar, napakinggan ko po yung kwento nung isang janitor na yumaman. So nung napakinggan ko po yung kwento na yun, to be honest, wala po ako naintindihan sa 5 gulay. Wala po ako naintindihan doon sa mga marketing plan. That time, 5 ways to earn pa lang. Hindi ko naintindihan yung 1515, hindi ko naintindihan yung 500. Pero isa lang po yung naintindihan ko. Naintindihan ko po, okay, yung nararamdaman ng puso ko na gustong-gusto ko pong makuha yung nakuha niya. So, aside sa na-inspire ako kay Upline JR, na challenge po ako. Sabi ko sa sarili ko, kung kaya ng isang janitor, kaya ko din. Di ba? May mga kaya siyang gawin na hindi ko kaya, pero may mga kaya din akong gawin na hindi niya kaya. So, posible na baka mas maging magaling pa ako sa kanya, di ba? So, naging idolo ko po si Upline JR Colina. At dahil po sa kanya, nagkaroon po ako ng inspirasyon, okay, na silipin, no? At subukan ang negosyo ng First Vita Plus. So, April 5, Grumad Week po ako sa TESDA. April 7, 2011, ginawa ko po ang negosyo ng First Vita Plus full-time. Okay? At alam po ninyo, the rest is history. Marami kang pagdadaanan, may mga rejections, may mga objections, mga kaibigan mo na hindi ka papansinin, mga kamag-anak mo na imbis na i-cheer up ka, isinihila ka pababa. It's normal. Kung nararanasan mo yan ngayon, good news, you're on the right track. Kasi pinagdaanan din namin yan. At kung pagdadaanan mo yung pinagdaanan namin, you might also get to the same destination na meron kami ngayon. No? So, good news yan para sa'yo. And that experience, yung ma-experience na yan, yan yung magpapatibay sa'yo. Yan yung magpapatatag sa'yo. At yan yung magiging inspirasyon mo para mas lalong patunayan na sarili mo sa mga taong nilulockdown ka. At patunayan yung sarili mo, lalong-lalo na sa pamilya mo, na naniniwala sa'yo. Okay? So, April 7, 2011, nagsimula po ako sa First Vita Plus.
sa loob po ng 9 years ko sa First Vita Plus, doon ko po na-experience o doon ko po na-realize yung isang bagay na na-experience ko noon ay na-experience din pala ng iba. Ano yon? Doubt. Pagdududa. Diba? Bagit ko nga sa inyo kanina, dudang-duda ako sa First Vita Plus. 2 years na nag-Vita Plus ang mama ko, hindi pa rin ako naniniwala. Nandun yung pagdududa sa akin eh. Kaya nga alam nyo, nung sumali ako sa First Vita Plus, sabi ko sa mama ko, subukan ko lang ah. May pride pa rin eh. Sabi ko sa mama ko, 1 year lang ah. Pag di ako kumita dito, mag-a-abroad pa rin ako ah. Yun ang sinasabi ko sa kanya. Kaya lang sa likod ng isip ko, sinasabi ko, what if kumita ako? What if yumaman ako? What if mabago ang buhay namin? What if makatulong ako sa pamilya ko na may iahon kami sa kahirapan? Yun yung mga what ifs ko sa utak ko. And for 9 years, sa loob ng 9 years na ginagawa kong First Vita Plus, sa dami ng mga taong na-encounter ko, dun ko tuluyang naintindihan yung kasabihan na doubt kills more dreams than failure ever will. Kapag daw pala may pagdududa ka sa sarili mo, sa isang bagay, sa isang sitwasyon, sa First Vita Plus na lang. Okay? Hindi mo pa man nasisimulang subukan, pinapatay mo na yung opportunity at yung pangarap na pwede mong makuha. So what kung mag-fail ka? So what kung ma-reject ka? So what kung hindi ka pansinin? So what kung wala silang bumili sa'yo? You'll never know eh. What if bumili sila? What if sumali sila? What if sila pala yung mga agila na hinihintay mo? What if ang First Vita Plus pala ang magiging paraan para yung mga matagal mo ng pangarap na natulog na pwedeng magising at pwede mong maubot sa First Vita Plus? But you will never know unless you try. Unless you start now. So kung may pagdududa ka pa, okay, sa produkto, kapatid, hindi mo malalaman na effective ang First Vita Plus kung hindi mo iinumin. Hindi mo malalaman na totoo ang negosyo ng First Vita Plus kung hindi mo makikita sa cheque na pangalan mo ang nakalagay, ipapalit mo sa bangko at ibibili mo ng mga bagay na gusto mo. Only then mo masasabi na totoo ang produkto, totoo ang negosyo. Bakit? Kasi na-experience mo eh. Kasi naranasan mo. O kahit napatunayan mo sa sarili mo. Alam niyo po, nung sinabi sa akin na ako yung magiging motivational speaker today, of course may doubt. Bakit? Sabi ko, lagi kong sinasabi sa sarili ko, karapat dapat ba ako magbigay ng motivational talk, di ba? Kahapon, ang FBT idol natin, si Upline Arnie, nung isang araw, ang motivational speaker natin, yung idolo ng lahat, grabe, si Upline James Lintao, di ba? Top one, top earner, sabi ko, anong meron sa akin to motivate these people? And then, nag-pray ako, nagbasa ako, nag-meditate, tinanong ko sa sarili ko, ano ba yung mga bagay na pwede kong i-share sa inyo na makakapagbigay ng motivation sa inyo? And then I realize na oo nga pala, na ang formula pala ng motivation is not coming from other people. Bakit? Because the real formula of motivation is motive plus action. Kung ikaw ay nakikinig sa akin ngayon because you wanna feel motivated, kung ikaw ay nakikinig sa akin ngayon because gusto mo na ma-boost ulit yung motivation mo para hatawin ng First Vita Plus, kapatid, this is what I am telling you right now. Okay? Ang motivation ay magmumula sa'yo. Ang motivation ay magmumula sa motibo na meron sa puso mo at sa action na gagawin mo para maabot mo yung motibo na yan. Kaya kapatid, okay? Kung ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, pinagdadaanan mo yan ngayon because hindi dahil kulang ka sa motivation. Okay? Most people think that they lack motivation when in reality is what they really lack is a clear vision. Okay? Alam po ninyo, nung nag-start ako sa First Vita Plus, ang unang-una kong ginawa, okay, ay mag-create ng goals, mag-create ng visions, mag-create ng dream board. Lahat siguro naka-experience na yan, di ba? And doon ko na-assess yung sarili ko na, ito na pala yung mga pangarap ko. Bakit? Kasi, alam nyo, ang hirap mangarap na hindi mo alam kung paano maabutin. Alam nyo po, napansin ninyo, sa bawat stage ng buhay natin, nagbabago ang pangarap natin. For example, nung bata po tayo, di ba? Nung mga maliliit pa tayo, hindi pa tayo pumapasok sa school. Maraming bata, ang pangarap, yung mga bagay na napapanood nila sa TV. Nababasa nila sa mga kids, mga libro ng bata. Di ba? May mga nangarap maging si Superman, maging superhero, maging Teenage Mutant Ninja Turtle, maging part ng Power Rangers. May mga bata na babae na nangarap maging prinsesa, maging Cinderella, maging Snow White, magkaroon ng Prince Charming, happy ending. Yan yung mga pangarap natin eh. Diba? Nung na-expose tayo sa pag-aaral, nagkaroon ng impluwensya sa atin yung mga career ng mga tao sa paligid natin, unti-unti tayo nangarap ng career na gusto nating abutin. May mga nangarap maging sundalo, may mga nangarap maging police kasi ang tatay nila, sundalo, police, engineer.
Diba? May mga nangarap maging teacher. And then, nung nandun na tayo sa career natin, na-achieve na natin yung pangarap nating career, nangarap naman tayo ng mas malalim, mas malaki, na hindi lang tayo ang makaka-experience, kundi pamilya natin. Nangarap tayo ng magandang sasakyan, komportabling buhay, magandang bahay. And then, dumating tayo sa point ng life natin na tinatanong natin ang sarili natin, what's next? Baka sa audience natin ngayon, hindi ko alam, baka meron pang mga mas mayaman po sa amin na nakikinig ngayon. Baka meron po dito ngayon na mga doktor, medical practitioners na iniisip, hindi ko naman kailangan ng ganyang produkto kasi doktor naman ako. Baka meron po sa inyo ngayon na nabubuhay na po ng komportable. Kahit pandemic, hindi umaasa sa ayuda. Pero dumating na po ba sa point ng life ninyo na tinanong mo din yung sarili mo, what's next? Anong susunod? Anong susunod sa magandang bahay? Anong susunod sa magandang kotse? Okay? Marami pong nakaka-experience niyan and we call that life crisis. Na dumadating ka sa punto ng buhay mo na kine-question mo din kung ano yung susunod mong gagawin sa buhay mo. At alam po ninyo, marami pong taong nakaka-experience niyan even before pandemic. Okay? Kasi hindi nila alam kung saan sila papunta. Wala silang clear vision. Okay? Kung saan sila pupunta. Lalo na po ngayong pandemic. Sigurado ako, marami nagtatanong sa isip, what's next? Nawalan ako ng trabaho. What's next? Nagsara yung negosyo ko. What's next? Hindi makakapag-aral yung anak ko. What's next? Diba? What's next? Paano kung hindi bumalik sa normal ang lahat? What if ito ng best normal? What if hindi magkaroon ng medical ending? What if magkaroon ng tinatawag na social ending? Katulad ng mga ibang pandemic noon. And when we say social ending, walang nangyaring bakuna. Tinanggap na lang ng tao na yung sakit nag-exist. What if dumating tayo sa ganung point? Are you willing to adjust? Are you willing? Sabi nga na-apply rin kanina, willing ka bang ipagpatuloy ang pangarap mo kahit tumigil ang paglabas mo ng bahay? Willing ka bang ipagpatuloy ang pangarap mo kahit tumigil yung mga seminars sa office? Diba? What's next? Then darating sa buhay natin. Na darating tayo sa punto na mas malalim na yung hahanapin natin. Gusto nating maging successful, gusto nating maging happy. Question, sino po dito ang gustong maging successful, gustong maging happy? Hindi ko kayo nakikita masyado ngayon lahat dahil sobrang dami natin. Okay, hindi ko nakikita yung mga reaction ninyo, pero sagutin mo na lang sa sarili mo and be honest sa sarili mo. Gusto mo ba ng successful na buhay? Gusto mo ba ng masayang buhay? Okay? Gusto mo ba ng meaningful life? Start to question yourself. Magaling ba ako sa ginagawa ko? Mahal ko ba ang ginagawa ko? Sapat ba ang kinikita ko sa ginagawa ko? Nakakatulong ba ako sa mundo sa ginagawa ko? If your answer is yes, congratulations. You're living a meaningful life. Kung hindi naman, baka kailangan mo lang malaman na maging clear sa'yo yung vision mo at kailangan mong malaman kung ano yung mga gusto mong makuha sa buhay mo para mo yun. Yung life crisis na pinagdadaanan mo ngayon is malampasan mo yan. Okay? Remember, okay? A meaningful life or your meaningful life is not a destination you have to go to. Yung meaningful life po, hindi po yun yung tipong, gusto kong magkaroon ng ganyang buhay at pag naranasan ko yan, okay na ako, pwede na akong mamatay. Pag nakapagtapos na yung mga anak ko, pwede na akong kunin ni Lord. Pag nagkaroon na ako ng savings, okay lang, kahit mawala na ako. Hindi po yun ang meaningful life. Ang meaningful life is a life that something you can enjoy now, anytime, anywhere. That is a meaningful life. You have to live with it. With it. Hindi po siya destination. Hindi po siya finish line. Okay? Ngayon pa lang, alam nyo, if you're not living a meaningful life, you're wasting your life. So, Peng, paano ko malalaman if I'm living a meaningful life? I want to share to you a program or an idea na ginagamit ng isa sa may pinakamataas na life expectancy sa buong mundo. If you're familiar with Okinawa, Japan. So, ginagamit po nila to para ma-realize. No? Because, bakit ko to share sa inyo? Kapatid, this is the best time for you to assess yourself. This is the best time for you to assess your leadership skills, to assess your visions, to assess your goals and your dreams. Bakit? Kasi, walang mga ibang taong nakapalibot sa'yo. Nasa loob ka ng bahay, pwede mong kausapin ang sarili mo maghapon, pwede mong kausapin ang pamilya mo maghapon, and talk about your life's vision. Okay? So, eto na siya. Kung ikaw daw ay kumikita, at the same time, magaling ka sa ginagawa mo, we call that profession. Kung ikaw naman ay magaling sa ginagawa mo, at mahal mo ang ginagawa mo, we call that passion. Kapag ikaw naman daw ay mahal mong ginagawa mo, at the same time, nakakatulong ka sa ibang tao, sa buong mundo,
okay? Meron kang impact na naibibigay, ang tawag dyan mission. Kapag ikaw naman ay nakakapagbigay ng impact sa buong mundo at the same time, kumikita ka sa ginagawa mong yan habang tumutulong ka sa iba, ang tawag daw dyan vocation. Okay? So, ano yung pagkakaiba nila? Bakit hindi naman pwedeng magsama-sama na lang yan? Okay? So, meron daw po kasi mga profession na mahal mo, meron daw kasi mga profession na magaling ka at kumikita ka, pero unti-unting nawawala yung passion mo kasi hindi mo naman talaga siya mahal o hindi mo na-enjoy. Naging routinary na lang sa'yo yung profession mo. Gigising ka sa umaga, magpa-plansya ng damit, kakain ng almusal, papasok sa trabaho, time in, time out, uuwi. Diba? For 20 years, 30 years, ganyan ang cycle ng buhay mo. Okay? Lalo na ngayon, sa mga work from home, wala nang boundary ang working from home and staying at home. Anytime, pwede kang tawagan ng boss. Anytime, di ba? Pwede kang tulog ka, tawagan ka. Hindi mo na, hindi ka tulad noon, kahit pa paano, pag nagtrabaho ka, di ba? Pag uuwi ka ng bahay, uuwi. Sa wakas, nakauwi na ako ng bahay, makakapagpahinga na ako. Ngayon, wala nang ganun. Kaya parami ng parami ang tao ay na-stress. Dumadaan sila sa tinatawag nga na life crisis. Okay? May mga tao naman na magaling sila sa ginagawa nila at mahal nila ginagawa nila, passion nila yon, pero hindi sila kumikita. At hindi rin pwedeng puro passion lang. Kasi paano mo pakakainin ng pamilya mo? Paano naman ang pangarap ng mga anak mo? Paano naman ang pangarap ng pamilya mo kung hindi ka magkakaroon ng maganda at sapat na source of income? May mga tao naman na mahal nila yung ginagawa nila at nakakatulong sila sa ibang tao. But then again, hindi sila kumikita. May mga ganyan. Nakakatulong sa iba pero hindi nakakatulong sa pamilya nila. Tama po ba? Meron din namang mga tao na ginagawa niya yung isang bagay na nakakatulong sa ibang tao at the same time, kumikita pa siya, and that is vocation. Pero hindi lahat ng tao ginagawa yan dahil mahal nila yung ginagawa nila. Ginagawa nila yan kasi una, may impact sila sa iba, pangalawa, kumikita sila. Okay? So, Peng, gusto kong ma-experience lahat ng yan. Gusto kong magkaroon ng profession, passion, mission, and vocation sa ginagawa ko. Okay? So, kapag lahat po ng yan, ginawa natin, yan na po yung tinatawag na ikigai. Ikigai is a Japanese term, ibig sabihin, a reason for being or a meaningful life. Or in other words, purpose. Mas malalim na meaning ang purpose. Okay? Kapag ka ang isang bagay na ginagawa mo ay mahal mo, nakakatulong ka sa iba, magaling ka sa ginagawa mo, at the same time kumikita ka pa, then it's a sign that you are living a meaningful life. Kasi meron kang sense of significance. You can leave a legacy. Diba? So, it's a meaningful life. And alam niyo po, I am very thankful. I am very thankful na in 2011, I have found my ikigai in First Vita Plus. Sabi niya, ganun ba yun? Profession pala si Vita Plus. Passion pala si First Vita Plus. Mission and vocation pala si First Vita Plus. Kung ako po ang tatanungin, yes. And alam ko, marami sa inyo makaka-relate dito. Lalo na yung mga sobrang lalim na ano, nanghugot niya sa First Vita Plus. Ako po, masasabi ko that First Vita Plus is my ikigai. Bakit? Kasi it's something that I am good at. Na as sa totoo lang, hindi ko nga alam na magaling pala ako sa First Vita Plus kung hindi dahil sa First Vita Plus. Hindi ko madi-discover yung mga talenta na mayroon ako. Marunong pala ako magsalita. Kasi to be honest po, never po in my entire life na ina-imagine ko na I will be doing a public speaking. Na magsasalita po kasarap ng maraming tao. Until now, alam po ninyo kanina, habang nakikinig ako ng ano ni Absarin, para na po akong mahihimatay. Kasi nakikita ko, ang dami makikinig sa akin. Sa maniwala po kahit sa hindi, I still feel anxious. Anxious. Every time po na magsasalita po ako. Alam yan nila Carlo, pagka nasa tambayan po ako sa Digital Community Lab bago po ako mag-talk, pinagpapawisan yung kamay ko, naglalakad-lakad ako. Ay, may iba, napapansin nila, bago ako mag-talk, hindi ako kumakausap. Kasi nininervyos po ako. At unti-unti lang, dahil sa First Vita Plus na nabus yung confidence ko, and na-discover ko na, magaling pala ako magsalita. Okay? Na magaling pala ako sa technology. No? So, sa totoo lang po, si First Vita Plus, ang isang bagay na gustong-gusto kong laging sinasabi ni Ma'am Doy is, hindi mo kailangan maging magaling para magsimula, pero kailangan mo lang magsimula para maging magaling. Kaya kung iniisip mo, paano yan? Hindi naman ako magaling mag-sales talk. Baka hindi para sa akin ng First Vita Plus. Paano ba yan? Hindi naman ako magaling magpaliwanag kagaya ninyo. Paano ba yan? Hindi naman ako magaling na dealer kagaya ninyo. Good news. Dito kay First Vita Plus, hindi mo kailangan maging magaling para magsimula ka. Dahil kapag nagsimula ka dito, sa dami ng taong tutulong sa'yo, sa ganda ng programa ng kumpanya, magiging magaling ka rin later on at magugulat ka na lang. Pati ikaw, masusurprise po ka sa sarili mo na
sobrang laki na ng pagbabago mo, sobrang laki na ng improvement mo, 'di ba? Pangalawa, that which I love. Nai-enjoy ko yung buhay ko dito sa First Vita Plus dahil nagagawa ko yung mga bagay na mahal ko. I love to travel. Sobrang gusto-gusto ako mag-travel, makamit ng iba't ibang tao, makapunta sa iba't ibang lugar, makita ko yung diversity ng culture ng mga lugar na pinupuntahan ko. In fact, I have been to 59 provinces in the Philippines out of 82. So, hindi naman lahat nakakapunta doon, di ba? Alam niyo po, last year, nung binilang ko yung tickets ko, 97 flights ang tinik ko last year. Imagine kung ako po yung nag-i-empleyado ngayon, nagkatrabaho, nag-a-abroad. Baka po wala na po akong trabaho, di ba? Ang kagandahan, hindi ko lang ginagawa ang First Vita Plus na nakakapamasyal ako. Habang ginagawa ko yung passion ko, okay, kumikita ako sa ginagawa ko, di ba? Nakakapag-travel pa tayo sa ibang bansa. One of the best places na napuntahan ko sa Pilipinas is Batanes. Sabi ko nga sa sarili ko, babalik ako dito, babalik ako dito. It was in 2015 nung pumunta ako dito. Pumunta ako dito dahil hindi para mamasyal, actually, kundi dahil may mga dealers po ako sa Batanes. So pumunta ako sa Batanes, I stayed there for 10 days, na stranded ako kasi may bagyo, kasi it was August. No, birthday ko po, batiin niyo naman ako, August 21, joke. Joke lang. So yung mga regalo po, tumatanggap po ako ng online delivery, mga shipping, okay? So, nandiyan po ako noong August, it was my birthday, and sabi ko, nagpapasalamat talaga ako kasi I was able to appreciate the nature, yung ganda po ng gawa ni Lord, sobrang na-appreciate ko. Sabi ko, kung hindi ako ng First Vita Plus, siguro, kahit sa letter B ng Batanes, hindi ako makakarating eh. No? Pero dahil sa First Vita Plus, achievable, attainable pala yung mga bagay na passionate ka. No? So, in 2019, nakabalik po ako with First Vita Plus speakers. And then, nakapang-ibang bansa, 2012, 2013, 2014, 15, 16, every year po, nakakapag-ibang bansa po ako. Akala ko dati, kung mangi-ibang bansa man ako, magtatrabaho ako. Sabi ko nga, walang masama. Kaya lang, di po ba, aanhin mo yung perang pinagtatrabahuan mo sa ibang bansa kung yung mga taong pinaglalaanan mo, ng kita mo, ay hindi mo naman nakakasama. Yung mga mahal mo sa buhay, hindi mo kasama sa Pasko, hindi mo kasama sa New Year, hindi mo kasama sa mga special days nila. Di ba parang, minsan mapapaisip ka din eh, tama pa ba yung ginagawa ko? Or nasa tamang track pa ba ako? With First Vita Plus, you can have both. Health freedom, financial freedom, and time freedom para gawin ang mga bagay na mahal mo kasama ang mga taong mahal mo. No? So, this is my most recent travel po sa Taiwan. Ito lang pong Feb 2020. So, nagagawa mo yung mahal mo, nagagawa mo yung bagay na magaling ka, at the same time, kumikita ka. Di ba? So, ito po yung mga kinita natin sa First Vita Plus. So, nag-start po ako April 2011. So, noong pong 2011, sa loob po ng 8 months na ginawa ko First Vita Plus, from April to December, kumita po tayo ng 739,000. In 2012, 1 million. 2013, 1.1 million. 2014, 15, 16, 17, and 18. So, alam niyo po, hindi nagpo-photocopy ng cheque, nagko-compile ng voucher. So, nung ako po ay naging official speaker, at syempre kailangan na talaga namin mag-present, nag-request ako, sabi ko, sir, pwede ba akong kumuha ng income namin, na kinita, no? Sa buong nag-stay ako sa First Vita Plus, mga nag-start ako hanggang sa present. So, nung nakita ko din yan, nagulat din ako, na-shock din ako na, ay, ganito na pala kalaki yung napuntahan ng 8,800 ko. So, isang investment na kailanman hindi ko po pagsisisihan yung pagpasok ko po sa First Vita Plus. Okay? So, sa loob po ng 8 years and 10 months, no, January-October pala, 10 months pa lang to, no, kumita po tayo ng 2.4 million last year. So, hanggang October. And then, sa loob po ng 8 years and 10 months of doing First Vita Plus, kumita po tayo ng 19,073,458.12. Alam ko, yung iba sa inyo iniisip, marami din namang kumikita ng ganyan or marami din namang kayang kumita ng ganyan sa labas. May mga profession din naman na kayang kumita ng ganyan. In fact, baka isang taon meron. Pero para sa isa pong hindi nakapagtapos ng college, para sa isang galing sa mahirap na pamilya, para sa isang tawag dito, tao na, alam mo yun, hindi naman negosyante, walang profession na may tuturing, no? Yung 19 million is really a life-changing amount. Bakit? Kasi with this 19 million, we were able to provide a better life for the family. Karoon na sariling sasakyan. Okay? Actually, yung dalawa pong sasakyan na nandyan ngayon is i-deliver pa lang po sa amin. Yung dalawang bagong sasakyan namin na abutan lang ng MECQ. So imagine, pandemic, bibili ka ng kotse. Di ba? Bahay.
alam niyo po, sa loob ng isang taon, apat na beses po kami lumipat ng bahay. Every time na lumilipat kami, gumagaan ang lipat namin kasi nababawasan kami ng appliances. And then, marirealize mo na lang ang pinababayad mo na, yung mga kagamitan mo. So parang, it's really to survive eh. Iba pa rin pala yung feeling na meron kang uuwi na sarili mong bahay na alam mo safe, na alam mo secured. Yun, no? So, meron kaming sariling lupat bahay. Ako, meron akong sariling lupat bahay. No? Wala lang iba bahay. Pero, sobrang fulfilling na makita mo na nabubuhay ng komportable ang pamilya mo. Nakabili tayo ng condo, 2-bedroom condo, and then commercial building, and then another commercial building, no? And the fellowship center. So, di ba, nagagawa mo isang bagay na mahal mo, nagagawa mo yung isang bagay na magaling ka, tapos kumikita ka pa, and one of the best things about it is, maliban sa kumikita ka, nakakatulong ka din makapagpabago ng buhay ng ibang tao. Bakit? Because First Vita Plus need, the world needs First Vita Plus eh. Naniwala po ba kayo doon, mga dealer ng First Vita Plus? Yes, the world needs First Vita Plus. Sa produkto pa lang natin, kapatid. Hindi lang Pilipinas ang nangangailangan ng produkto natin. The world needs First Vita Plus. Imagine kung gaano karaming tao ang makakaiwas sa COVID dahil nakilala nila First Vita Plus. Imagine gaano karaming tao ang dapat nag-aago buhay ngayon sa ospital pero nakilala nila ang First Vita Plus. Imagine yung mga tao na wala na ng pag-asang madutungan ng buhay pero ngayon nai-enjoy nila ang buhay nila, kasama nila ang pamilya nila. Bakit? Dahil sa produkto ng First Vita Plus. Produkto pa lang po yan. Pag-usapan pa po natin ang negosyo ng First Vita Plus. Napakaganda po ng mission and vision ng kumpanya natin. Doon na lang tayo sa mission ng kumpanya to break the barriers of inequality. Saan ka nakakita na dito sa negosyo natin, kahit wala kang magandang educational background, kahit di ka nakapagtapos, kahit na hindi ka magaling mag-invest, pwede mabago buhay mo. Pwede kang yumaman, pwede mong maiangat ang dignidad at ang pamilya mo sa kahirapan. First Vita Plus lang ang pwede gumawa niyan. Bakit? Marami yung negosyo sa labas, pwede kang yumaman, pero manlalamang ka sa iba. Pwede kang yumaman sa tobacco industry, pero ilan ang may sakit na lung cancer ngayon because of tobacco. Pwede kang yumaman sa alak. Nung ECQ, ang alak, sobrang mahal. Pero ilan ang sira ang buhay ng dahil sa alak? Pwede kang yumaman dahil sa droga. Pero ilan ang sira ang buhay dahil sa droga? Ilan ang sira ang pamilya dahil sa droga? Sa First Vita Plus, habang ginagawa mo yung negosyo, inaangat mo ang kalidad ng buhay ng pamilya mo, nagiging instrumento ka sa pagbabago ng buhay ng ibang tao. Kaya alam niyo po, sobrang thankful po ako sa First Vita Plus. Eh. No? Na nagsimula po ako mag-isa. Pero, nang dahil sa ganda ng programa, ng sistema ng First Vita Plus, sistema na tulungan, pagpapalawak ng network, pag-tap sa iba't ibang areas ng society, I was able to do something passionate sa karina na ginagalawan ko ngayon. So imagine, kapag nagtutok tayo, ako, lagi akong excited to talk. Lagi akong excited to face new people. Kasi alam ko, hindi man yung buong talk ko ang tumatak sa kanila, meron at meron akong salitang bibitawan na makaka-inspire sa kanila. Or magiging challenge para sa kanila na pwedeng maging daan para magbukas yung kanilang puso at isipan sa programa ng First Vita Plus na pwedeng maging pagbabago sa buhay nila. So, thankful ako sa First Vita Plus sa ganun. Sa ganung aspeto, no? Imagine, pag ginagawa mong First Vita Plus, you're doing something you're good at, you're doing something you love, you're doing something you get paid for na sobra-sobra pa, and you're trying to help the world. You're trying to help the community. Kaya alam po ninyo, ang First Vita Plus, hindi lang po siya negosyo. Ang First Vita Plus ay hindi lang po career. First Vita Plus is also a mission for every dealer. Okay? Kaya nga, great morning ang batian natin eh. Diba? Great morning, new hope. Ang trabaho natin mga First Vita Plus dealers ay hindi magbenta ng produkto, hindi magpasali o hindi magpapayin. Ang trabaho natin ay mag-abot ng pag-asa para sa bawat pamilyang Pilipino na nakakasalamuha po natin. Kaya po, bago po ako magtapos, I want to say thank you to Sir Socrates Tumpalan and Ma'am Doi Taktakan Tumpalan for giving me this opportunity. Una, na magkaroon ng negosyo na kagaya ng First Vita Plus, produkto na kagaya ng First Vita Plus, opportunity na maging official speaker ng First Vita Plus. Okay, maraming salamat po dahil bago pa po kami maniwala sa mga sarili namin ay naniwala na po kayo sa kakayahan po namin. Salamat din po sa mga upline ko, si Upline Roel and Upline Rina Concepcion, very supportive uplines na meron ako. Sobrang salamat, saludo po ako sa inyo. And of course, I want to thank my Share a Blessing Victorious team. Mga taong nagtiwala sa akin, sa kakayahan ko, kahit bata ako,
Imagine, I started doing First Vita Plus, 21 years old ako. Para akong walang direksyon sa buhay, di ba? Parang wala akong experience, pero may mga tao na mas matanda pa sa akin, na nagtiwala sa akin, at naniwala sila na kaya ko silang tulungan na abutin ang pangarap nila. Kaya maraming salamat po sa inyo. Dahil po sa inyo, Ma'am Sok, Ma'am Doyi, Aps Roel, Aps Regina, Share a Blessing Team, Team Winners, and the whole First Vita Plus community, dahil po sa inyo, I have found my ikigay. Okay? And that is to serve, to create, to delight, to nourish, to provide, to teach, to heal, to connect, and to build. Alam po niyo, kapag kayo po ay full-blooded, full-pledged First Vita Plus dealer, this is your ikigay. Kapatid, nandito ka ngayon, you're doing First Vita Plus, hindi lang para tumeke ka sa Friday, hindi lang para makapagbenta ka ng maraming power pack. You are doing First Vita Plus to serve, to create, to delight, to nourish, to provide, to teach, to heal, to connect, and to build. So I want you to remember, most people think they lack motivation. But what you really need right now is a clear vision. How to get that clear vision? Start dreaming. Rebuild your dreams. Hindi huli ang lahat. Hindi hadlang ang pandemic. No? I don't care how ambitious your dream is. I don't care how big your dream is. Kahit may pandemic, remember this. That dream is possible. With First Vita Plus, kaya mo yung abutin. And tell yourself to get 1% better every day. Gradual progression. Kung hindi mo kayang abutin yung 100, start with 5, start with 10. Gradual progression. Marginal improvement. Yung 1% na mabago sa sarili mo every day nagigising ka. Yung 1% na bagong knowledge dahil nagbasa ka ng libro, umattend ka ng web conference, umattend ka ng training, nakinig ka ng mga BDF ng mga speakers natin. Diba? We have a line of the best speakers. Doc RC, Doc Roland, Ren, si Upline Jeff, Upline Noknok, attend ka pa ng mga stand-alone na BDFs, kila Ma'am Des, di ba? Kapatid, sa bawat 1% na nadadagdag sa skill mo, 1% na nadadagdag sa self-confidence mo, 1% na nadadagdag sa learning mo, hindi mo namamalayan sa loob ng ilang araw, kahit nasa loob ka lang ng bahay, grabe yung pagbabago mo. Kapatid, this is no longer about other people. This is no longer about your boss, hindi mo siya kasama sa bahay ngayon. This is no longer about your parents, your kids, your sisters, your brothers, your community. Hindi na tutungkol sa mga taong kumukontra sa'yo. This is all about you. Nasa loob ka lang ng bahay mo. Di ba? Most of the time, ikaw at ang sarili mo lang ang magkasama. Di ba? So this is all about you. Kung ano yung nasa puso mo, that's your motivation. Kung anong motibo ng puso mo, dyan aangkla yung action at galaw na gagawin mo. And I'm telling you, kung wala kang pangarap or napakaliit ng pangarap mo, you're not doing good enough. Bakit? Kasi pangarap na lang po ang libre ngayon. Kung yung pangarap na yon titipirin mo pa sa sarili mo, kapatid, gawawa ka naman. Dream bigger. Huwag mong isipin yung pandemic, huwag mong isipin yung virus, huwag mong isipin lahat na yan. Kasi bakit? Lahat ng opportunities na sa harap na natin, the moment we engage ourselves with First Vita Plus, lahat yan nasa atin na. Kaya sobrang thankful po ako, no? With First Vita Plus. Dahil yung equal opportunity na naranasan ko, sigurado ako, pwedeng-pwede nyo rin po yung maranasan. So remember, 1% better every day. Again, my name is Peng Maniego, great unstoppable, unbeatable, and unbreakable Vita Morning po sa ating lahat. Maraming salamat po. Congratulations.